Makibalita po tayo sa Siargao Islands kung saan unang tumama sa kalupaan ng bagyong Basang. Makakausap po natin sa puntong ito si Gobernador ng Surigao del Norte na si Governor Sol Matugas. Magandang gabi po, Governor Matugas, Joseph Mora, sa State of the Nation. Magandang gabi po. Ma'am, good evening. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon niyo dyan? Ito ay naglandfall ng 7 o'clock. So ngayon, medyo nakalmado na ang panahon sa Siargao Island at saka mainland. Ma'am, yun pong, pwede niyo po bang ma-describe sa amin yung lakas nitong si Bagyong Basang nang una pong tumama sa inyong lugar? Ay, medyo malakas talaga. Ang gustiness is about 100 kilometers per hour. Mm-hmm. Natuklap nga yung mga bubong, mga bahay. At saka may mga storm surge, na malalaki ang waves, pero hindi naman nasira ang mga bahay dyan sa coastal areas. Okay, ma'am, na-assess nyo na po ba yung epekto nito, yung damage, kung meron man, yung Bagyong Basang sa inyong lugar? Wala pang definite amount, pero nag-ano kasi ang agaton, yung destruction ng agaton sa mga farm areas. Opo. Dumating na naman itong Basyang, yung baha nandiyan pa sa mga farmland. So yung malaking damage ay sa agriculture. Ma'am, meron po ba tayo mga kinailangan na mga ilikas na residente? Ilikas na namin kahapon pa yung preemptive. Yung sa coastal areas, marami kasing mga bahay dyan, mga fishermen's area. Pero automatic talaga kami eh. Signal pa lang ng PAGASA, ilikas na kaagad namin kasi delikado lalo na sa Siargao Island. Ma'am, may we know po kung ilan pong mga residente yung nailikas ninyo, yung preemptive? Sa Siargao Island, ay nailikas namin ay over 500 families. Okay. All over the island. Mm-hmm. At ito ay sa, if you talk of individuals, over 1,600 plus in persons. Mm-hmm. So far, dun lang po tayo nagkaroon ng forced evacuation, ng preemptive evacuation? Ay, nag-forced kami kaninang umaga, okay. Pero kahapon preemptive. Opo. Yung talagang identified low-lying areas, kasi nag-overflow ang Mainit Lake, nag-overflow pa ang ibang areas. Ma'am, wala naman po... Yes, ma'am. Ma'am, wala pong pangangailangan yung sapat po ba yung inyong supply para doon sa mga residente ang tinamaan ng bagyo? Or may pangangailangan po ng inyong probinsya? Ang talaga, pagkain. Pero mayroon kaming sa Siargao Island. Mabuti na lang may NFA bodega. Opo. At saka naka-standby yung MOA ko with the NFA na kung sakaling may signal number one or hindi pa nga darating, open na yung bodega at makuha ko kaagad yung supply. Okay, mabuti naman po sa kung ganun. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan. Surigao del Norte, Governor Sol Matugas. Kami siguro sa Department of Agriculture, yun ang gusto kong tulong para ma-replenish yung mga pananim na nasira. Kasi tubig lahat yung sa mga farmland. Alright, meron nga isang tao na isolated na yung General Luna. Uh-huh. Yung surfing area of the island. Hindi mo na yan maabot dahil baha yan. Okay, ma'am. Siguro po paparating namin sa Department of Agriculture yung pangangailangan. Help us na magbigay ng seeds, kung ano ba ang tulong ng agriculture. Department of Agriculture dito sa isla. Alright, ma'am, ingat po kayo dyan. Maraming salamat po, Surigao del Norte, Governor Sol Matugas. You.